Okay, good afternoon. My name is Mike. I'm from the British Council. The British Council is the culture and education organization of the UK. So we do work in promoting British culture, British arts, studying the UK, and we also work with young people, the youth, and we also have programs in social enterprises. Okay, this afternoon I'll be doing a short presentation on British culture, particularly for Mamski Popski and for our winners for going to London, for you to understand how to go about meeting British people or other people in London during the Olympics. The UK. Most people are quite confused what the difference would be between the United Kingdom, Great Britain, and Ireland. Any guess, Anuma? How does England differ from Great Britain, from UK? Well, those are the different territories within the UK. Territory. I have no idea. Well, how did they give me a visa? I don't. That's a good thing about the UK because they don't do interviews for the visa. So yeah. You don't have to prove your worth. Okay, the UK is made up of, well, going back to my question, the UK encompasses everything. So from Scotland, Northern Ireland, this is England, and this is Wales. Great Britain is only this part, Scotland, England, and Wales. Okay, the official name now would be the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, in essence. Okay. So, if you would notice, some trivia on that, the flags of Northern Ireland, Scotland, and England combined together form the Union Jack, the flag of Britain. Ngayon. Okay. Ayun, it's a t-shirt. Okay, London is on the southern part of England, so this is where everything will be happening for Mamski Popski and their winners. Here's the map I found online of where the events would be in London. So they don't have one specific center for everything. So they utilize the parks in London, the roads, and even the waterways, even the river Thames for the competitions. Boxing, I think this one, will be here, not inside the actual Olympic area. This area, the red one, is where they have the Olympic Stadium, the Aquatic Center, cycling lanes, and all the other events. So it's all scattered throughout London. Malalayo siya. But then later I'll give you some facts about keeping going around London. And here's a picture of the Olympic or the Olympic area. This is the Olympic Stadium where the opening ceremonies will be. Forgotten name. But this is the Aquatic Center where the water sports, swimming, diving will be. Some trivia about this one. If you can see, meron siya yung parang potato chip sa gitna and then yung this one. UK or London were able to win the bid for the Olympics 8 years ago or 6 years ago because of their commitment to make it sustainable. What does it mean? They want to have, parang after the Olympics, they planned out what will happen to the whole area. Unlike what happened in China in 2008, after the Olympics, nobody went to use the Olympic stadiums in China and everything else. So what they did, for this one, for the Olympics, mayroong stand na to. After the Olympics, this will be taken out kasi it can be dismantled. Parang magkita na lang is this one. For small audience, yes. These arena kasi, itong square sa gilid, yung seats lang for people to view the swimming events. So after the Olympics, to cater to small events, this will be taken out. So yung magkita na this one lang. And this is the torch, I think, for anong purpose. Hindi ka kanya ba yung architecture nila sa London? Yung logo. Yung logo, hindi ka maintindihan kung bakit siya ganyan. 2012.
If you've seen the mascot, mas magpo-question pa kayo kung bakit yun ang itsura niya. I don't have with me the pictures of the mascots. There are actually two mascots, one for the Olympics, one for the Paralympics. The Olympic mascot is Mandeville yung Paralympics, Wenlock yung Olympic mascot. They all have one eye. They both have one eye each. To represent the camera, I think. Kasi the camera only has one lens. So parang for tourists. Plus, yung Wenlock has three spikes at parang sungay sa ulo. The middle one represents the London taxi. Yung iba yung taxi, meron yung halagay sa bubong. Tapos, it comes in three colors, bronze, silver, and gold. And he wears five bands, yung friendship bands, in Olympic colors. That's green, red, black, blue, and yellow. The Olympic colors, another trivia naman, they hindi sila kinuha out of nowhere. The five Olympic colors represent the colors most used in flags. Yun. Okay? What else? Yun. Anyway. People. Generally, Brits are stereotyped as, well, of course, white Caucasians. Snobbish. They're always in dark suits, kasi malamig. And they drink a lot, particularly beer. We've had students in the UK who, before they went to the UK, they're just social drinkers. Pag-party lang. But then when they come back, they can attest that their alcohol tolerance has increased. Kaya nila ng limang Red Horse. Okay. It's a way of life in the UK. People drink sa pubs. That's what they call their bars. A half pint, well, typically sa Philippines, we don't do pints or mugs, diba? Bote. One student relates to us that, kasi may mas nag-iinom, he ordered a pint. Pero nagulat siya kasi malaki pa rin yung pint niya. It's like parang half a liter. Tapos yung mug is like 1 liter. So parang, okay. So, malaki yung size nila for drinks or beers. Typically, British people carry umbrella kasi it rains most of the time in the UK, particularly in London. And they're usually characterized as cold, stiff individuals. But those are just stereotypes. But then again, if you're going to London, I myself can attest to this. It's a multicultural society. So pagdating nito, paglabas ng airport, magugulat ka na parang, asa na mga puti? Where are the Brits? Kasi doon, they're multicultural. I mean, even walking along the streets of London, you won't hear English spoken that much. Kasi yung mga tao doon, when they talk their own language. Spanish, Chinese, Japanese, Korean. So, wala. Spanish is just So, I mean, it's a common thing, particularly in London where you're going. Okay, yung, well, siguro pag may nakita ko yung pali, magpicture na kayo kasi rare sila doon. So, yun. But typically yun, sa London, na ano, konti lang yung puti. Karamihan, hello, blacks, Asians. Well, typically British are apathetic, they say. They're most likely to vote in talent shows than in their elections. Their biggest consumers of junk food in Europe. Well, this is according to Lonely Planet in 2007. Voted as the worst tourist, second worst as tourist, smiley skin tipper, and of course, fondness of alcohol this year. Binge drink. Etiquette. Well, common things. Well, Filipinos naman, okay lang. Stand in line, say excuse me, please, thank you, shake hands, say sorry if you offended someone, smile. Although, minsan, kung British yung kaharap mo or kasalubong mo, they won't smile back. But still, smile. Open doors for other people and cover your mouth when coughing or sneezing. Things you should not do. Well, if you're sanay with beso-beso, they're not used to that. So, kung Asian lang, siguro pwede or Spanish. Pero pag British, medyo, okay na. Talking loud in public. Okay, do not kiss. Bawal dun dun. I mean, if they have an ordinance in London, you can't just kiss and you're bawal magsira kahit saan. So, do not na lang.
kamay muna ako dun, ha? Hindi, okay lang yan. Yan ang first day. Bawal, ito lang nakukulong. Generally, yung mga Briton, they're direct, they're honest, frank. They would like to hear the truth. Yung totoo lang, walang bola, walang masyadong ano. They're open to discussions. They can be blunt, pero polite din naman sila. Sasabihin nilang, although yung message na gusto nilang i-drive is, ayaw nila noon, sasabihin nilang, what if ganito na lang? Parang, in a way, sabo lang dating sa'yo, pero yung totoo, sabihin na pangit yan, ayaw niya ito. So, yun, polite naman sila, in essence. Decisions, very basic. Mag-provide naman sila, hindi naman sila masama. I've known worse people other than the business. Accent. When in London, hindi nyo naman siguro problema yung accent. Maintindihan naman sila. And if hindi nyo sa maintindihan, like sa hotel or taxi driver, kung magta-taxi kayo, pwede nyo naman sila request na to repeat or speak slowly para maintindihan. Alam naman nila yun na ano. But, some trivia on accents. East London, Cockney accent nila. Irish, Welsh, Scottish. Actually, I'm not familiar with the accents. I mean, from watching TV, Gordon Ramsay's accent is Scottish. Welsh, they have their own language and alphabet. Medyo iba lang. Irish, konti naman kasi sila isang hindi masyado. Scottish yung usually malakas. And Cockney, nabibiliyot na rin, like, nga, London is multicultural, so they're trying to tone down their accents para parang world English na ang dating, so everyone understands. Tapos mayroon pa rin yung accents ng Korean, Chinese, you know. Climate and weather. The UK has four seasons. The usual winter, spring, summer, fall. Spring is in March, April, May, usually 6 to 14 degrees. Normal Baguio during summer. Summer is June, July, August, around this time, 15 to 16 degrees, parang bad yun lang. Autumn, September, October, November, and winter, December, January, February. Ito sample to, ito, actual, negative 11, this is in London, actually. So, mababa. Ang technique lang doon, layering. Well, for summer ngayon, siguro 2 layers lang shirt, tapos isa pang pantaas, pwede na yun. Or jacket lang. Kaya. Ayun, walk later. Let's get to that. Ayun, weather in London is generally wet. Karamihan kung umuulan, expected na yun. Sabi na isang student namin dati, you would know kung gaano katagal ang isang tao sa London. Kapilis niya maglabas ng kanyang bayan. Kaya pag umuulan. Tapos yung ulan doon, hindi yung ulan lang. Mas malala patat ko kasi malakas din ang hangin. So, yung tayong nilang, ano, heavy duty. Wala masyadong folding na tayong. Ito, from personal experience, yung mga signages ng streets nila, when you're walking sa mga kalsada ng London, wala sila yung signpost, parang dito na, nasa kanto, tapos may post it, doon yung pangalan. Kasi yung first time I went there, yung hinahanap ko, tapos nagkagalit ako kasi walang pangalan. Yung pala, nasa ano siya, nasa dingding ng mga building. So, parang mas mataas pa doon sa poste. So, pagpipingal ako pa nandun siya, nakapako. So, yan. So, hindi uso yung signpost doon. Sabi ko parang weird naman, walang pangalan. So, pala, mas mataas lang siya. So, if, kung nawawala kayo, tapos may mapa kayong dala, para makita niyo yung pangalan ng, anapin niyo yung kanto, so, yung building yan, sa bandang taas lang. Malaki naman, nababasa naman siya. Yung tube. Ang tawag na sa train nila, parang MRT, is underground or tube. Nasa baba, nasa underground lahat yun. Medyo from the street, bababa ka pa ng mga almost 20, 30 feet down. May escalators naman, tsaka may hagdan. Ay, from the airport, may sundo kaya? Ayun. Kay man. May sundo rin. Kasi meron naman silang tube. Meron naman tube or train from the airport papuntang London. Ang problema niya nga lang, walang kasing elevators. So, kung malaki yung bag nyo, lalaki din yung braso nyo sa ano, paglakad ng bucket na kanila. Personal experience yun, doon pa din natuto na dapat light na yung luggage yung pag nagano. Tapos wala sila yung, you can
buying tickets, pero hindi kayo savings card. Meron na mga sana sa sila. They call it an Oyster card. Ito siya. Yung card is 5 pounds. Wala pa yung laman. Yung plastic lang yun. If you are using, kung mag-train kayo, kasi pwede nyo mag-isolve ito after. Parang lang siyang deposit sa bote. So, after nyo, kung wala, last trip nyo na yun, ayun lang gamitin. Pwede nyo isolve siyang mag-train yung 5 pounds. Tapos pwede na kayo magdagdag ng ano doon laman for this one. Ang tawag nila doon yung top up. Uso yung top up doon eh, pati sa, parang prepaid sa atin. Kahit saan, pati cellphone, yung load, pwede nga pumunta. Parang may mga mini stock sila, Tesco, para mga mini 7-Eleven store. Punta kayo to mag-load ng cellphone nyo and ano, babayaran nyo. And normally, from one station to another, mga 2 pounds or 3 pounds. Babawas ko na siya pa ang conversion natin nasa 65 at sa isang pahis. So medyo malaki. I hear may allowance pa kayo. Malaki yun. Bus. Next to the tube, bus yung affordable na ano. Hindi, nakaplantip ko naman yan. Affordable na ano, na biyahe. Ang problema, they have different routes pag umaga. Iba rin yung routes sa gabi. So may day bus, may night bus. May mapa yun available online. May experience din kami yung isang student sa amin. Parang 4 hours siya naging dito sa station. Gabi na kasi kumimi. Akala nilang pa rin dadaan yung bus. Eh gabi na, iba rin yung routes ng mga bus. So, wala. Akala niya wala. Normal lang kasi wala ng bus. Wala talaga talagang bus pag nagdadaan doon. Kasi gabi na, iba yung routes nila. Ito yung typical na London bus, yung dalawang deck. Pag nakikali ka, akit kayo sa taas. Kasi summer naman eh. When I was there winter, parang okay sa taas kasi lamig. So baba. Kasi most of the buses there na double deck, walang bubong. So parang open air ka, ooh, ganun ka. Malakas sa amin. Pero malamig. Malamig lang yan. Hindi, ito may bubong. Pero most doon, walang bubong to. Open itong sa taas. Kuhaan lang siya. Yun. Ito, most people walk around Dondon. Nang mga tao doon, lalo ng mga Britpong na nandun sa taga na sa London, mabilis maglalakad yan. Sanay na kasi sa lakaran. Una, kasi malamig, so need to walk fast para umilit yung katawan nila. Tsaka, sanay na, lakad lang ng lakad. So hindi uso taxi doon, hindi uso yung mga tumasakay. Means of transport doon is walking and tube. Yun yung basic. So suggestion na po, rubber shoes or sneakers. Hindi at akakayanin mag-chineras kasi baka tumigas yung tumulimit ako. Kahit ako pedicure kayo, walang ano yan. So karamihan tao doon, sneakers na rubber shoes. Kasi lakad lang. Oo. Hindi mas na ano man, hindi sa arte na get up. Usually yung mga ano doon, yung mga nag-direct doon, yung mga Asians na hindi magamit yung gamit nila dito. Boots, trench coat, tan. Tayo dito. Kung may boots kayo, sabi niya. Oo, oh, hindi na. Ito na nadala niya, mapipila yan. Panagutan ng boots. Theater. Ito. Sa UK, pangit ang TV. Wala kayo, if you're staying in a hotel, wala kayong mapapanood na maayos. No? Pero ito, BBC and News. Useless, technically. So yung mga tao na they're into reading, theater, movies, kaso mahal ang sine doon, like 10 pounds, 700 pounds. Mahal siya. Theater, kung first time nyo sa London, first time nyo ba? Mag-book na kayo online. Para find the schedule, anything. Sabi nyo lang, highly suggested the Wicked. Ako napanood na yung Lion King, very good production. Maganda. Maraming murang tickets online, lalo pag matagal pa. Tapos i-download nyo lang yung tickets. Okay. Eh, it's good to experience yung theater ng Siwan sa London. Isang trip lang naman yun lahat nandun eh, sa West. I heard ganun sa Chinatown, yung Soho? Yung Chinatown nila rin yung Soho, para rin yung divisorya ka nila. May Broadway din daw rin. May area din. Parang pangkili lang, pero karamihan nandun lahat sa West. Isa rin ginagawa nila, usually, museums, yung mga Briton, match sila sa art.
maarte. Maano sa arts, mahilig sa arts. So, marami silang museum sa London nagkakatabi ng halos ng walking distance. And they usually have free access to the public. So, pwede kayong pumasok, libre, walang bayad. Yung iba, pag special show siguro may bayad. Pero generally, yung main entrance nila open, pwede kayong pumasok po. So, yung mga typical buildings na ganyan. At saka doon pala sa London, napansin ko, hindi uso yung mga pataasan ng buildings. Hindi ko dito nagkakasya ng kalahan nila. Doon hanggang 4 or 3 stories lang. Karamihan, lapang ganyan. Yung mga bago nila yung malalaki, matataas. Isa rin ano, attraction sa London, yung parks, marami silang open areas, open spaces. Eh, ganyan, no? So parang people would just run, jog, lakad-lakad. Bang, HHWW, kayo dyan, sir. Huwag ka nang sumama kasi LH ka. Actually, maganda yung park. Yung park nila protected. So, sa mga tao, walang hindi disiplinado, hindi tapo ng tapo. Bawal din pala magkapo ng bagay. So, yun. It's been to a park na maraming wildlife na hindi mo na-expect. Nito may squirrel dyan tumatakbo. Hindi mo na-expect ko ng squirrel. Sa park. Pag inuha mo, mukha ka ano, first time. Picture lang. Pero maganda, this is high park, I think. Basta maganda, lalo na kung mainit. Kasi doon sa London, usually gloomy, cloudy, parang ganito, maulan. Pag lumabas yung sun, rare lang yun, slap siya nasa labas lang, nagpapainit. Kaya if you notice, may mga vintage dito. So, naglalakad sa kalsada ng alas 12 ng tangali. Musik parang sa atin, parang init. Sa kanila kasi rare yung araw, kaya ganun. Kaya kung mayroon kayong park malapit sa area ninyo, kahit gabi, lighted naman po yan. Marami naman tao yung show. Okay siya. Picture, picture. Parang siyang Burnham na mas maganda. Ito, mga tourist site sa London. Saan ba tapo yung place? Sa Albertson. Saan naman? Wala ito. Makita mo yun sa mapa? On the Thames. Ah, okay. Baka nakatabi lang sa'yo. Usually, magkakatabi lang yung mga ano. Kaya yung lakarin lahat magkakadugtong mga sa'yo. Tourist spots. House of Parliament, Big Ben, River, London Eye. Hindi ko re-recommend yung mag-sakit dito sa Ferris wheel. Wala lang, tayong oras niya. Kasi one rotation is 30 minutes. And that. So, parang makita mo rin naman lang from the plane eh. Diba? Kung maga yung dating niya doon. Ano ang spong flight? Ang arrival. Ang arrival. Ang daytime. Tapos from here, tatawin kayo, diba? Ito yung bridge. This is the Millennium Bridge. Ito yung... Basta may bridge pa dyan. Tapos may bridge ulit doon. Tawid-tawid lang yan. Dito yung City Hall nila. Na naging Marriott na ngayon. Marriott Hotel. Lumipat yung City Hall na yung old building pinenta ng Marriott Hotel. Tapos, lalakarin nyo ito marami ng ano dyan, museum, tapos sa dulo, yung City Hall nilang bago, plus, Tower Bridge, wala nang London Bridge po. Wala na yun. Ang mga kwento nila, the London, hindi, yung pangalan yung original na London Bridge, wala na yun. Yung meron doon is yung Tower Bridge, yung sinasabi na nilang London Bridge, yung napapold, tapos... Pero Tower Bridge na Tower Bridge yung tower. Yung London Bridge na original natin, binili na isang American nandun sa bahay, sa estate. Yung bridge na nilili sa bahay niya. Ganun siya kami natin. Some other spot, magsisimba ba kayo? Most likely, kung magsisimba kayo dyan. Maganda dito, St. Paul's Cathedral. Pero iba yung misa nila. Ang nagsimba ako noon, when I was in London, nagbunta ko babae yung pare. Tapos, Anglican kasi, they're Protestants dito. Pero, pareho lang naman yung ano, yung, oo, sa Catholic. Pareho lang halos, pero at si ibang experience yung babae yun. Bata pa naman, mga 20 yung lang. Hindi, di ako communion. Pero may communion din sila. Pero ano, normal misa din natin. May Our Father. Iba lang yung ano nila, yung iba yung I believe in God. Iba mahaba, mas mahaba. Pero may guide naman. Pero gusto niyo Catholic na church, meron yung Westminster's Abbey ata. Dito, banda dito pa, dito na tayo, may Catholic dyan, Westminster's Abbey.
dyan kayo, malapit. Malapit sa temple. Dito lang pala yun eh. Ah, ito. Dito pala pala. Malapit lang, lakad-lakad lang. Trafalgar Square, ito yung parang park din na pero walang ito. Puro semento lang yan. Nandiyan yung malalaki Zion, Torre, Fountain. Yan, sikat lang siya for picture take. If you see, di ba, mainit lahat ng kabilad. Kasi nga, madalang na ano. Ang Marble Arch, matayo ito from the center eh, sasadyain mo siya. Yan lang siya, parang, okay, picture to talis na kayo. Parang ganun lang. Yan lang siya. Buckingham Palace, malapit po sa Trafalgar Square, dyan nakatira si Queen Elizabeth pag nasa London siya, or the royal family. Pero usually may gate yan, hanggang dyan lang. Pero maganda na, pwede na pang picture. I think they're going to be there for the Olympics kasi tatawin yung marathon sa tapat ng Buckingham. Yeah, pag na-schedule sa marathon. Baka dumungaw-dungaw sila. Kate, si William. Picture. Shopping. Ito yung Harrods, yung sikat na department store. Department store lang siya parang SM lang natin, pero mahal ang prices na yun. Kilala siya kasi maganda, yung para siya kasi nasa handle, tapos yung kilala sila for the window display, yung display ng bintana nila, yung mga products nila. Every month ato nag-iiba siya. Tapos yun yung tinatayot ng mga tao doon. Pwede kayo pumasok sa loob, open naman at kasi parang I've never been inside, pero ang kwento nila, mahal, parang high-end siya sa loob. Para siyang mas high-end pag kaya niya. Or Greenbelt. Ayun, she's been there. Tapos yung iba doon, bibigyan na kahit maliit para makuha ng plastic ng Harold. Para masabi yung nag-Harold sila. Ito yung shopping district, Oxford Street, tuloy-tuloy na yan. Malaki ang allowance, ibibigay sa inyo, buray mo. Mark and Spencer, H&M, maraming branded. Kaya yan, no? Oxford Street. At sa isang stop lang yan sa, ano, sa tube, nandun na lahat yan. Oxford, tapos Bond Street, nakakatabi lang yan. Puro shopping. And food. Hindi masyado uso dun yung mga food na parang dito, yung fishbowlan or something. Kunti lang yung mga nagaganon doon, pero main food talaga yung fish and chips. World experience, try niyo po. Kung huwag yung sa hotel, ha? Kasi iba yung sa hotel, ha? Yung mismo sa kalsada. Try niyo lang. Marami. Marami yan. Lalo doon sa pag-shopping kayo po. Yun. Generally, okay mag-fast food. Kasi yung fast food ang mahal. McDonald's, yes. Iba yung food nila doon dito. Maliit yung service nila doon. I tried kasi KFC doon kasi wala na akong makainan, diba? Wala lugi na, it's like 3 pounds, 250 halos 300, tapos chicken and fries lang. Walang gravy. Hindi ito sumasabaw na sinang gravy. Wala nang rice, wala pang gravy, so wala, lugi. McDonald's din mahal. I tried Burger King din doon, 4 pounds. Mahal, almost 300, 350. So hindi siya tayo sabaw talaga. Fast food. Sa London ka na, McDonald's ka lang dito. Meron naman dito. Try some other thing. Fish and chips. Tawa. Sa grocery, mura ba ang food? Ah, ito. Tip. Kasi ako noon, mahal akong healthy food din. Nabuhay ako kasi, backpacking yung ginawa ko halos noon na went to London, galing sa London. Ano lang, marami silang, ang Marks and Spencer nila doon, kung nakapunta na kayo dito, sa Marks and Spencer, dito kasi puro damit lang nila. May konting food. Konting food na high-end, pizzeria lang ata. Doon, halos lang meron. Sandwiches, malamig na lang kasi malamig. Wala silang microwave doon eh, tulad ng 7-11. But then it's good. Fresh naman yung sandwiches, masalad, soup. Una lang, 2 pounds. Minsan package na yun. Merong potato chips, drink, tapos sandwich. 2 pounds. Pwede na. Tapos eat and go lang kasi yung mga tao doon eh. Kung gusto nyo namang initin sa hotel, kung gusto nyo mag-uwi ng food, yung soups nyo natin pwede. May tip ako for the hotel. Pwede nyo kayo mag-init ng food using yung hair dryer, kasi mainit yung hangin.
If you want. If you want. Okay. Yun yung ano yun, no? Pwede yun. Ilang, gano'n kayo katagal na? 5 days naman. Huwag na. Kaya mo naman mag-no-ride sa 5 days. Kung gusto niyo ng kanin, mahal ang kanin sa London. Kasi nabibili lang siya sa Japanese resto or some Chinese restos. Pero karamihan sa Chinese restaurants doon. Noodles. Typical na noodles dito. Noodles and sabaw. Pancakes na. Kunti lang yung rice. But then, 5 days lang kaya. Kaya naman siguro ng kanin mama. Kaya yan. Fish and chips. Hanapin natin yung pinagumit. Actually, oh, may maraming Pinoy naman doon. Makikita nyo rin naman sila eh. Dalawang klase ang Pinoy doon based on my experience. May ibang Pinoy, karamihan kasi doon, DH, hindi naman sa pagana. Pero kung open ka naman, if you smile back at them, may iba kasi nakayupo, ayaw nilang ano, ayaw nang acknowledge ng Pinoy sila. So, hindi ko lang ako nahihila or something. May iba naman na over-eager, yung, uy, Pinoy ka rin, tapos open ka doon. So, sabihin mo kung nagmamadali ka, say, oras mo, diba? Pero, hindi gano'n man, ano, gano'n, kasi ako, saan na po ikaw yung tipong nakaschedule yung lakas, magulang ako sa ganito, kung ako sa ganyan. May iba, eager naman po yung iba to assist. Malalaman mo naman yung Pinoy from Indonesia and Malay. Iba pa ito Pinoy, mahila ang sila. Pero ang damal nila ako, three times. Akala ko Pinoy from Indonesia, pala yun na Malaysian or yung iba nga, ano, Burmese. Ayun, adapter. Kung doon naman kayo mag-stay sa kanila, meron naman kayo sa adapter. If ever man ang hotel, mahiram nyo rin naman siya nag-use. Pero if you have your own, pwede rin. Ang ano ka outlet nila doon, 220 pa rin. 220, normal lang, parang sa atin. Pero tatlo yung, ano niya, utas, pag ganyan. Ang ina-advise namin sa students namin, pag, kasi we do pre-departure briefing para sa mga mag-aaral sa UP. Dala lang isa, tapos extension cord. Yung extension cord, yung isaksak niya sa likod, tapos doon niya isaksak natin dala. Cellphone, computer, pwede na yun. Pero I think provided na mga sa-training. Sa hotel, walang extension cord, may bayad. Tapos yung ibang hotel, nagpapabayad nito. Pero yun, I don't know. So, pwede nyo i-check out. Ay, pwede nyo ba sa dito na? Depende on yun. Depende on yun. Baon na, matos lang naman yan eh. Baon na. Nabibili naman ko sa. Mura lang natin. Ito yung pera nila. Medyo makapal. Hindi, mas makasot siya sa atin. So, wala silang. Ito lang yung denominations nila, 5, 10, 20, tsaka 50. Tapos yung points nila, 1, 2, 5, 10. Ito yung likod. Ah, magkaiba. Harap likod ata. Ang ba't ibang tao? Iba pa nga to eh. Luma ba to? Ito nga back of England. Ito ata yung bago. Yan tama si ate. Well, London, no. Basically ito. Basta ganyan yun. Malaki naman yung numbers, so makikita niya naman kung magkano siya. Pag mas malaki yung pera, mas malaki yung value. Ay, tama ako. Lumalaki. Yung coins lang yung medyo confusing. Kasi minsan mas malaki pa ito. Hindi ito actual type eh. Alam ko mas malaki ito kaysa sa type. Tingnan nyo na lang po yung number. Pag nagbibigay. Okay lang yan. Maintindihan naman ako ng cashier lang pag nagbibigay lang kayo ng pera. Alam naman yung foreigners. Ng problema ito. Huwag ka naman mag-convert. Huwag ka naman mag-convert. Oo, malaki yung mama. Kaling kaya. Okay, some ano, words na common doon. Ito yung atin. Ito yung nakasanayan ng kasi American style. Flight attendant, air hostess. Pero if you're flying naman Etihad. Yung Etihad, okay naman. I've tried this before. Pilipina naman. May mga Pilipina stewardess nito. So madali lang. Ang Pilipina. Ang lawyer sa kanila is barrister. Ang bathtub ay ba? Check, bill. Garbage can sa atin, bill yung kanila. Garbage bill. Biscuit is cookie. Tapos yung scalable lang naman, cookie or biscuit. Reservation ay booking. Yung isang nakakalimutan lang naman. Bata yun. Oh, bagong term yun.
Parking at our reservation. Car park. Ang dami ito sa mga social care. Ito. Ang chips nila is french fries. Pataganap ka ng french fries kung wala silang ganun. Tutulog ka nila sa french. Chips ang tawag nila. Tapos ang tawag nila sa potato chips. Yung ano, is crisp. Tawag may S, crisp. Tapos ang tinihan nila, cinema. Ito, ang bus is bus, yung nandun lang sa London. Pag ma- oh, city bus. Pag matagalan, coach na yung tawag, yung matipong Baguio sa Manila, yung magandang, yung long haul na drive. Ayan, wait. Ang cigarette nila, nag-yossi kayo, sir? Yeah, okay. Good. Mahal ka siyang yossi doon. Oo, so, kayo, hindi na ko siya. Ay, hindi na kayo, nung ngayon, baka di alam ni mami mo. Ano na? Ah, isa ba ako, sir? Oo, ano yun? Magdala na lang sa pang-year, no? Pwede. Hindi na lang sa pag-tago niya sa dalawa. Hindi naman kakasali. Kaya naman ba yun? Ang naman yun. One rin, kaya yung kaya. Doon. Kasi from our experience, syempre, di ba, we have students in the UK, yung mga kakontak namin. Pag pupunta kami doon, yung mga request na yan. Sigarilyo, gano'n. Kasi mahal doon eh. Kaya so, is sila doon pag nag-yossi. Ang tawag nila sa yossi is fag. So yun. Movies, film. Ay, ito yung nakakalito. Parang pag nasa hotel or nasa stand kayo. Wow, okay. Ang first floor nila, which is sa atin, di ba, first floor is yung lupa. Yung kung saan pumasok, first floor. Ang tawag nila dyan, ground floor. Ang first floor nila is yung second. Tapos pataas na yan. So yung third floor nila is second floor. Yung fourth floor nila is third. Ganun. Last one. Kasi nung first time ko na sabi, yeah, the event set the first floor. Sabi, ito na yun, di ba? Hindi, go down, go through the lift. Ayun, elevator nila is lift. Yung ano nila, pataas. Escalator. So, tayo lang, ito ang basic. Yung first floor, second floor, para hindi kayo malito. Ah, next room nila is Lou, CR. Where are you? Lou, L-O-O-S. Apartment, land, Lou. And the family is ano? Apparently, ito, kwento rin ang estudyante namin to, babae siya ha. Kasi sa kanil sa atin, di ba, pants is pantalon. For them, ang pants ay pants. So, panty na, so what are you wearing? I'm wearing my pants. Duh, panty. So, panty is sa kanya is trousers. Panty is yung panloob. Tapos, nappy yung diaper. Yung nappy nila, di ba? Trousers. Sanya tayo pads. Or the underwear, knickers. For lalaki yan. Knickers. Ayan, may sorry. May question po. Question kayo mo. Basta enjoy London, yun lang. Na-expect ng iba doon, mahirap yung travel. Yung taxi, mahal. Ang flag down is 2 pounds, tapos parang 30 or 20 pounds per patakay. Half a kilometer is like almost 5 pounds. Kailangan people will there walk. Saka kailangan naman yung malamig eh. Mag-tube na lang rather than cab. Kasi mahal yung taxi. Hindi taxi kayo. And sa tube, kung mag-tube kayo, tingnan nyo yung mapa. Kasi baka mamaya,